Naging very useful talaga siya sa akin kasi nandito na yung mga tariff laws, customs laws, and some general principles regarding customs and tariff. Hi, welcome to my channel. At dahil may mga nagre-request sa inyo, gumawa ulit ako ng customs administration related vlog. Ayan, ang tagal ko rin bago nakagawa. By the way, sa mga bago pa lang dito sa channel ko, ako si Charlene Andal and I graduated Customs Administration year 2015 and on the same year, nakapasa ako as Licensed Customs Broker. Ang i-share ko sa inyo is kung ano yung mga books and materials ang ginamit ko nung college pa ako. So, by the way, di ba ngayon 2020 na, so madami na ding mga bago. Pero, may iba dito na kung ano yung content niya, yun pa rin naman yung ngayon. May iba lang nga na na-repeal na, tapos may na-modernize na, may mga nadagdag na. Ayun. So, share ko muna to sa inyo. Itong Handbook on the Tariff and Customs Code of the Philippines. Ayan. Ayan. So, naging very useful talaga siya sa akin kasi nandito na yung mga tariff laws, customs laws, and some general principles regarding customs and tariff. Tapos, may mga definition of terms pa siya. Bawat section talaga is napaliwanag dito ng ayos. Ayan. Tapos, itong Customs Modernization and Tariff Act of 2010. Yan. CMTA 2010. So, naghahanap ako ng CMTA 2018. Wala akong makita. Ang nakita ko is yung CMTA 2016. Ililink ko na lang sa description box para ma-download nyo kung saan meron. Ayan. So, ang nilalaman ng book nito is mga general provisions about customs. Tapos, yung mga systems and processes sa customs. And may mga definition of terms din. So, ito naman, itong manual on cargo clearance process, E2M Customs Import Assessment System. Yun, as you can see, manual nga siya. Parang yung mga manual ng mga cellphones, ganun. Yung mga manual ng mga kotse, yung mga manual ng mga remote. Ganon. So, ano ba, paano ba mag-clear or mag-process ng mga kargamento? Ayan. So, E2M means electronic to mobile. So, yan. Tapos, ito pa. Itong Tariff and Customs Code of the Philippines. So, ito ay volume 1. Tapos, meron ding volume 2 nito, yung manifest. Ayan. So, ang nilalaman nitong makapal na to is yung mga rates of import duty. Nandito din yung mga prohibited importation, meaning yung mga bawal ipasok dito sa Pilipinas. Ayun. So, may bago na ata nito. Hindi ata, kundi may bago na talaga nito. Which is makikita nyo doon sa website ni Tariff Commission. Ito. Ito yung itsura niya. Yan. Yan yung bago ngayon. Ayan. So, ililink ko naman sa description box kung ano yung mga titles nito at kung ano na yung mga bagong books nito. Ayan. So, another thing na kailangan nyong malaman is yung iba pang materials na kailangan nyo, which is itong mga CO or Customs Administrative Orders, itong CMO, which is itong Customs Memorandum Order, EO, which is itong mga Executive Orders, RA, which is itong mga Republic Acts. IRR, which is itong mga Implementing Rules and Regulations. So, ito naman yung mga websites na I think magiging helpful sa inyo kung saan nyo pwedeng pagkuhanan itong mga CAO, CMOs, tsaka yung mga Republic Acts and Executive Orders. Tariffcommission.gov.ph, DOF.gov.ph, customs.gov.ph. So, ililink ko din sa description box para madali nyo nang mapuntahan. Ano? Yan.
payo ko lang sa inyo, hindi porket sinabi ko yung mga books na yon is yun na yung mga bibilhin ninyo. Pwede kayong magbasa-basa online, mag-advanced reading, pero mas maganda pa rin kung sa prof nyo mismo manggagaling kung ano yung mga bibilhin nyo, or sa prof nyo mismo manggagaling kung ano yung mga CAO and CMOs na kailangan nyong aralin on that specific time, subject, and period. Kasi baka magkalabo-labo lang yung utak ninyo, mas lalo pa kayong maguluhan. So itong sa mga sinasabi ko is pinaka-guide lamang. Kung halimbawa, madami talaga kayong time, tapos maisisingit nyo sa time yung mag-browse-browse, ayun. So ang mahalaga din dito is yung mga website na mga nabanggit ko, kasi yung mga prof nyo, magpapahanap sila ng mga CAO and CMOs, and then sa mga website na yon, pwede nyo silang i-print. Ayun. So sa totoo lang, nung college ako, madami ako is mga photocopy. Ang mga ito kasi, yung iba dito ay pinahiram lang sa akin nung ako ay nagre-review na. So, kita nyo naman, wala naman masyado tayong books. And mas marami pa nga yung mga books ko sa mga minor subjects kaysa sa major subjects. Ayun. Tapos yung mga photocopies ko na ipag-giveaway ko na rin. Tapos yung iba naman is wala na rin sa akin. Ayun. So yun lang. Kung may mga questions pa kayo, i-comment nyo lang below. And tingnan ko kung magagawan ko siya ng vlog. Ayun. So thank you so much guys for watching. And God bless sa inyong mga online class. Alam ko napakalaking adjustment nito sa inyo. Kasi talagang may mga nagme-message sa akin na paano daw ito, ganyan, ganyan. Pero ang masasabi ko lang is don't be too hard on yourself. And kung ano yung mga binibigay sa inyo ng mga professors nyo, mag-stick muna kayo doon. And kung pinagsya-self-study kayo, mag-self-study kayo. Kasi yung iba naman kasi dyan is pwede mo naman talagang intindihin ng sarili mo. Though meron, hindi ko sinasabing lahat ha. May iba kasi talaga dyan na self-explanatory. Tapos may iba naman din dyan talaga na kailangan prof yung mag-discuss. Like yung mga computations, ayun. So, if you have any questions, just comment down below and sasagutin ko yan hanggang kaya ko. And kung hindi ko kaya, I'm sorry. Hindi lahat yan masasagot ko, lalo kapag theoretical. Kung mga general questions lang naman about customs, masasagot ko agad yan. Ayun, so ingat kayo lagi and God bless sa inyong mga online class. And see you on my next vlog. Bye-bye. Thank you for watching. And don't forget to please subscribe to my channel.